Sa video po na ito ay pag-uusapan natin yung PCB na aking nilayout noong mga nakaraang project. At yan ay naisa katuparan sa tulong ng GLC PCB. Sa video po na ito ay pag-uusapan din natin kung paano mag-order ng PCB sa glcpcb.com. Ilan ba yung charge nila sa paggawa ng PCB na nilayout mo? Gaano ba katagal bago nila ma-deliver sa iyo yung finished product? At kung quality nga ba yung kanilang pagkakagawa? At syempre, ay ibabahagi ko rin sa inyo kung ano yung aking naging karanasan or experience dito sa GLC PCB. Bago tayo mag-umpisa ay dapat mayroon kayo ng na-layout na PCB. So napakaraming PCB software application ang available ngayon sa market, mapa-online man or offline platform. Pero ang ginagamit ko talagang PCB application ay DeepTrace kasi nga libre at walang bayad. At syempre pagkatapos mong ma-layout ay i-export mo na yung kanyang Gerber files at NCDrill. At i-compress mo yung mga Gerber files at NCDrill sa zip files. At pagkatapos mong gawin yun ay pumunta ka na sa glcpcb.com. At kung first time mo sa GLCPCB ay gumawa ka muna ng account. At pagkatapos mong gumawa ng account ay ito na yung bubungad sa inyo. At kung ikaw ay isa sa mga gumagawa ng PCB layout, malamang sa malamang ay naging familiar kayo sa pangalang GLCPCB. So naging matunog yung pangalang GLCPCB kasi nga sila ay isa sa mga leading PCB manufacturer dito sa Asia. At hindi lang yun, sila din ay nag-o-offer ng PCB product sa abot kayang halaga. So pagdating sa 1 hanggang 2 layers ay nag-uumpisa yung kanilang pricing sa halagang $2 na ang sukat ay 100 by 100 mm. So 5 pieces na po yun. Pagdating naman po sa 4 hanggang 8 layers ay nag-uumpisa yung kanilang pricing sa halagang $2 pa rin na ang sukat naman ay 50 by 50 mm. At hindi lang yun, nag-offer din po sila ng PCB assembly at 3D printing. Ngayon naman ay i-upload na natin yung ating Gerber files. Pindutin lamang po natin yung quote now, tapos add your Gerber files. So pagkatapos yung ma-upload yung Gerber files ay makikita na natin yung ating nilayout na PCB. At kapag inoscroll natin sa baba, makikita natin dito yung iba pang option. Pagdating naman sa dimension ng PCB size, automatic naman ito na madedetect once na na-upload na natin yung Gerber files. Then makikita din natin dito kung ilan yung quantity ng PCB na gusto nating ipagawa. So mayroon sila ng minimum of 5 pieces. Pwede rin tayong pumili ng kulay. Mayroon sila ng green, red, yellow, blue, white, black, and the rest ng mga option dito ay nakaset sa default. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyong baguhin. At makikita naman natin dito sa ating right side yung ating babayaran. Then kapag na-check mo naman lahat tapos kumbinsido ka na sa babayaran mo, pindutin mo na yung save to cart tapos i-check out mo na. Then pagkatapos mong mapindot yung checkout ay ito na yung lalabas. Makikita natin dito yung customer information, so fill upan nyo na lang. And then pagdating naman sa shipping methods ay dito na halos nagkakaiba-iba yung pricing. So kung kayo ay nagmamadali tapos gusto nyo na ma-deliver agad sa inyo yung product ay pwede nyo piliin si DHL. Kaya nga lang medyo mahal yung kanyang charge sa shipping. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali tapos okay lang na medyo matagalan, ay pwede naman kayong pumili ng ibang option. At dahil nga medyo matagal, ay medyo mababa din yung babayaran nyo sa shipping fee. Pagdating naman sa payment method, ay maaari kayong pumili kung babayaran nyo siya using PayPal o kaya naman ay by using debit or credit card. At kapag nabayaran nyo na, mag-i-email naman agad sa inyo si GLCPCB kung ano na yung status ng item. Makikita nyo rin sa GLCPCB yung progress habang minamanufacture yung PCB. So ayun na nga, makalipas ang ilang araw ay dumating na sa atin yung PCB na ating in-order sa GLCPCB. At pagdating naman sa packaging ng item, ay wala naman akong masasabi kasi nga kung makikita nyo, nakabox at nakabalot naman ang maayos yung item. Kaya siguradong secure yung PCB. Pagdating naman sa quality ng PCB, ay kayo na ang humusga. Makikita nyo naman na pulido yung kanilang pagkakagawa, wala naman ng bumps or error ako na napansin sa finished product. Pagdating naman sa silkscreen ay saktong-sakto lang yung pagkaka-overlap niya sa mga pads at visible naman yung mga text. Pagdating naman sa naging karanasan ko sa pag-order ko dito sa GLCPCB ay halos wala naman ako nang naging problema or error habang in-order ko yung PCB na ating nilayout. Sa totoo lang ay na-impress nga ako kasi napaka-professional looking ng finished product. Swak na swak ito sa mga student, engineer,
hobbyist, PCB designer, or maging sa mga tao na mahilig mag-DIY at magkalikot. Nung unang order ko dito ay medyo na-delay yung delivery ng item, which is naiintindihan ko naman kasi nga bare months noon at malapit na yung Pasko. So nakapasok na sa Pilipinas yung item pero na-traffic siya sa Bureau of Customs. At hindi rin natin masisi si Bureau of Customs kasi nga nung panahon na iyon ay peak season lalo na't magpapasko, pero na-deliver naman sa akin ng maayos yung item at wala naman ng damage. Ang isa pang na-encounter ko sa pag-order ko sa GLC PCB ay mas makakamura kayo kung magbabayad kayo through credit card or debit card kumpara sa PayPal payment. Pero konti lang naman yung diferensya. So ayun lamang po yung na-encounter ko dito sa pag-order ko ng PCB sa GLC PCB. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede rin po kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.